Kumpiyansa si Coach Chito Victolero kay Paul Lee. Matapos ma-sideline si Junmar Fajardo, may nakatakdang pumasok sa SMB. At si Coach Tim Cohn, inaming mahirap kalaban ang SMB, lalo na sa tulad nilang nagmula sa pagkatalo. Bakit kaya? Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo ang ating palabas, kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Kitang-kita ang kumpiyansang nabuo sa dibdib at isipan ni Coach Chito Victolero sa kasalukuyang ginaganap na PBA Commissioner's Cup. Sa ngayon ay may kartadang 7-0 ang Magnolia Hotshots sa pangunguna ni Tyler Bay. Hindi alintana ni Coach Chito ang pananakit ng bukong-bukong ni Paul Lee, isa sa mga mainman ng koponan bukod kay Tyler Bay. Ano nga ba ang say ni Coach Chito sa isyo ng bukong-bukong ni Paul Lee? Ito po ang sinabi niya sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Minor injury lang, na-sprain lang ang ankle niya. Na-injure siya nung second quarter, tapos inilaro pa niya nung third quarter. Sabi ko lang kung masakit pa, sabihin mo sa akin. Kaya nung inilabas namin siya nung third quarter, naramdaman niyang pabigat lang siya kung maglalaro pa siya at maaaring mas tumagal pa ang recovery. So base kay Coach Chito, minor lang po yung pinagdadaanan ngayon ni Paul Lee. Walang problema kung tutuusin, di ba? Kaya parang sa tingin po natin, hindi naman siya ganun kabalisa. Isa po kasi si Paul Lee sa inaasahan ng koponan eh. Sa ngayon, meron siyang average na 12.9 points, 4.1 assists, and 2.3 rebounds. Kada laro po yan, ha? Malaki po yan. Kaya sayang kung maiitsapwera po siya sa susunod na bakbakan. By the way, nangyari ang lahat ng yan dito kay Paul Lee sa naging bakbakan ng Magnolia Hotshots at San Miguel Beer kung saan nila pinayukod ang SMB sa score na 94-90. At napag-usapan na rin lang natin ang susunod na bakbakan. Anong koponan nga ba ang makakasagupa nila sa susunod at kailan? Kakayanin ba ni Paul Lee na kumamada sa susunod na ipasok siya muli? Ano ang opinion ni Coach Chito sa issue na yan? Ito po si Coach Chito sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Sa palagay ko, kakayanin ni Paul yung injury. Sa Saturday pa yung laro namin eh. Kaya kumpiyansa kami na kaya niya. Alam niyo, ang coach kasi bumabase yan sa nakikita niya sa kanyang mga players. Kaya kung ganito yung sinasabi niya, ibig sabihin, maganda ang pakiramdam ni Paul Lee sa kabila po yan ang pagkakaroon ng injury sa bukong-bukong po niya. Ha? Good news po yan actually sa supporters ng Magnolia. And of course, bad news naman po yan sa mga bata ni Coach Yang Giao na Rain or Shine. Kasi sila po ang susunod na kabakbakan ng Magnolia Hotshots. Bukas po yan, December 16, 6:15 p.m. Abang-abang po tayo dyan. Matapos ang bakbakan nila ng Rain or Shine, isusunod ng Magnolia ang Terra Firma Jeep sa December 20 po yan, sa ganap na alas 8 po ng gabi. Kung kumpiyansa si Coach Chito Victolero na kaya ni Paul Lee ang iniindang injury at posibleng gamitin pa niya ito sa bakbakan versus Terra Firma, hindi naman magpapahuli ang San Miguel Beer sa issue. Si Terrence Romeo, na na-sideline halos isang buwan ang lumilipas, ay tila magbabalik muli. Ano ang latest sa kanya? Tignan po natin ang report ng Richard D. sa The Manila Times. Si three-time PBA scoring champion Terrence Romeo ay nagsimula na magsanay sa San Miguel Beer. Isang magandang senyales para sa beermen na pumasok sa season 48 na tinamaan ng injury bug. Magandang balita po yan sa fans ng San Miguel Beer na patuloy na dumaranas ang pagbagsak sa standing. Sa ngayon, meron po silang kartadang 3-3 na aminin man natin or hindi, although mahaba pa yung competition, is hindi magandang senyales po yan, yung 3-3 record po nila. Understandable naman yon, kasi nga, may mga iniinda po silang injury katulad ni Junmar. Hindi rin siya makapaglaro. Dinig po natin, 6 na linggo po siyang mawawala bunga ng kanyang injury. So, hindi talaga biro ang pinagdadaanan ng SMB. At very obvious na kailangan nila ang pagbabalik ni Terrence Romeo in case na kaya na po niya talaga maglaro. Kung sumabak na si Terrence Romeo sa practice nitong nagdaang araw, gaano katotoo na sasabak na siya sa court sa paghaharap nila ng Ginebra San Miguel? Tingnan po natin ang report ng Richard D. sa The Manila Times. Kinumpirma ng SMB physiotherapist na si Edward Bacason sa The Manila Times na sumali na sa practice ang 5'10 guard, balitang nagpalaki ng pag-asa na posibleng makalaro si Romeo sa muling pagbabalik aksyon ng Beermen sa Biyernes laban sa reigning Commissioner's Cup champion na Barangay Ginebra Kings. Mula sa physiotherapist ng SMB, kumpirmado nagpractice na nga po si Terrence. At kung papalarin, makakasama po siya ngayong gabi sa Hanay versus Ginebra San Miguel na ngayon ay may kartadang 4-2 at halatang hinahanap ang presensya ni Scotty Thompson na meron ding iniindang injury sa kaliwang tuhod. And of course si Justin Brownlee na hindi makapaglaro bunga ng pagpositibo sa cannabis matapos ang isinagawang test
doon po sa China kung saan kinuha ng bansang Pilipinas o ng ating bansa ang gintong medalya dito sa Asian Games. Obviously, magkakaroon ng problema si Coach Tim Cone sakaling bumalik na nga sa Hanay si Terrence Romeo. Mula sa pagkatalo sa Phoenix Fuel Masters na ginanap sa San Jose, Batangas, kailangan ng jeans na bumangon. Pero ano ang tingin ni Coach Tim Cone sa nalalapit na bakbakan nila ng SMB? Ano ang dapat nilang gawin para maitakas ang isang panalo versus San Miguel Beer? Ito po si Coach Tim sa report ni Joseph Ramos ng Business Mirror. Kung sinusubukan mong makabalik, hindi ang San Miguel Beer ang dapat mong makabakbakan. Pero hindi kasi namin makokontrol yung schedule. Magkakaroon tsak ng malaking impact sa kanilang performance ang pagsama kay Don Trolliano. Kahit wala si Junmar, matindi sila. Kailangan naming mailabas yung A-game namin para magkaroon ng tsansa. Alam niya na, isa lang ang ibig sabihin ni Coach Tim Cone, mahirap kalaban ng SMB. Kaya merong Junmar yan or wala, matikas ang SMB. Yun ang dating ng mensahe ni Coach Tim. Kung titingnan natin yung mga sinabi niya, hindi sila pwedeng pakakampante kasi alam nila ang posibleng kalagyan nila dito sa SMB. So sa tingin natin, magiging maganda ulit ang napipintong bakbakan at katulad nung malimit nating naririnig, may the best team win. Kasi wala ka talagang itulak kabigin sa kanila. Actually, pareho sila ng sitwasyon ngayon. Si SMB may injured players. Si Jin Kings may injured players din po yan. Tapos wala pa si Brownlee. So pareho lang sila kaya malaman na lang kung sino talaga yung matikas sa kanilang dalawang kuponan. So guys, maraming salamat.